mga tropa bits, ako nga pala ito, si Alvin Reyes. At meron na naman tayong i-reaction video ngayon, mga tropa bits kong malulupte. At ito nga pala ay yung pinamagatan na Delilah Faisal Bakuta, mga tropa bits kong malulupte. At nung isang araw pa to, siyempre sobrang late na tayo, pero okay lang yan. At medyo naging busy rin tayo kasi mga tropa bits. At yun, subukan na natin itong pintahan ng personal natin na opinion, itong pinamagatan na Delilah Faisal Bakuta. At yun, huwag na natin patagalin. Let's go! Kamusta ka, iha? Dating naning nene ka pa. Ang bilis ng panahon ngayon at talaga ka na. Simple ka lang noon, mababaw ang iyong kaligayahan. Kahit na anong sitwasyon, kaya mong lampasan. Madiskarte ka sa buhay, buhay mo puno-puno ng kulay. Lahat ay ibibigay kahit na ano kaya mong ialay. Pero para na iba na ang ikot ng iyong mundo. Iba na ang style mo, iba na ang mga galawan mo. Dito mga tropes, yung Delilah, alam nyo naman yung pinaka-original nito, ha? Diba yung old school na kanta na to. At yun yung, kumbaga, yung Delilah at yung mismong parang tono nito, yun yun, mga tropa bits, ha? Yung YYY Delilah, di ba? Alam nyo yun. At kumbaga nga, kumbaga old school, yung tirahan, yung tira dito, mga tropa bits ng ating mga kuya na Dunggalo, syempre, lahat tayo makaka-relate yan. Basta sinabi yung Delilah, yung pinakaluma, na kumbaga yung mga kanta ng mga tatay natin, ng mga lolo natin, maaalala natin kagad, di ba? Pero dito, mga tropa bits, dito sa nilalaman itong kanta na to, ito siyempre, Delilah, yan ay pangalan ng babae. At dito, makikita natin, sumasayaw na babae, mga tropa bits. At kumbaga dito, sinasabi dito ni Idol Carly Mac, kumbaga nga parang naiba na daw ang galawan nitong babae na kanyang tinutukoy, na itong si Delilah. Na kumbaga nga dati, hindi ka naman ganon, pero parang ang laki na nagbago sa'yo. At ang laki na ng style na pagbabago na nangyari talaga sa'yo. Yun yung parang ibig sabihin dito ni Idol Carly Mac, mga tropa bits. At dito, tingnan natin kung ano pa nga ba ang gustong iparating sa atin, ha, ni Idol Carly Mac dito sa first verse niya, mga tropa bits. Na walang itsura ngayon ay pinapatos mo. Basta may pera, pasadong pasado sa taste mo. Lalo kung may connection ay arreglado sa'yo. Pag nag-init kahit kanino, dito mga tropa bits. At dito, alam niyo naman, kumbaga ibig sabihin pala dito ni Idol Carly Mac, ha, para sa akin ito ay personal ko lang 'tong opinion. Kumbaga mga tropa bits, ito yung parang babae na kumbaga nga ang laki na ng pinagbago. At kumbaga nga pag yung tao na nakilala niya o sino pa man 'yan, merong pera o merong kapangyarihan o merong kumbaga merong kumbaga may magandang katayuan sa buhay, kumbaga nga doon siya pupunta. Kumbaga, yun yung kakapitan niya. At kumbaga, sinasabi niya dito, kahit na ano, iraraos mo. At kumbaga nga dito, mga tros, kanya-kanya kasing opinion niya. Ito para sa akin, double meaning to. Pero syempre, alam niyo naman, hindi naman natin hinuhusgaan ng mga babae, ang mga tros. Pero ito, sinasabi ni Idol Carly Mac, talagang nangyayari yan sa totoong buhay. At kumbaga nga, meron talagang mga tao, may mga babae talaga na nangyayari yung mga ganyan. Pero syempre, hindi natin alam kung ano yung mga tunay nilang dahilan. Kasi bawat pangyayari sa ating buhay, sa bawat pangyayari sa isang tao, karaniwan, merong malaki silang dahilan. At yun, mga throwaways. At ito, para sa akin, yung sinasabi dito ni Idol Carly Mac, real talk. Na kumbaga nga, nangyayari talaga yan sa realidad ng buhay. Mga throws, merong mga tao, may mga babae talaga. Hindi lang naman kasi sa babae, kahit lalaki nangyayari yung ganyan. Na kumbaga nga, kumakapit na lamang sa patalim. Yun yung pumapasok sa akin. Na parang yun yung itong si Delilah, parang ganun yung nangyayari sa kanya. Ito sa first verse, ha, ni Idol Carly Mac, mga tropa bits. Ito yung diretso tayo dito. Tayin mo pag di mo nakuha ang luho, o Delilah, why, why, why? Huwag mong i-deny yo, nadala pa yung agog, di kayo abichi, boom, bye, bye. Sa sinasabi ni Idol Carly Mac, parang gold digger ang lumalabas niya dito. Na kumbaga nga, kapag yung tao na nagustuhan niya, o kung halimbawa yung tao na maraming pera, hindi niya nakuha yung kanyang gusto, kumbaga halos patay niya. Meron din ganyan, ha, mga tros. Kasi meron ding mga tao, may mga babae, na kumbaga nga, kaya sila lumalapit sa'yo
eh dahil sa yung pera. O kung ano man yung merong ka, o diba? Yun yun. Tapos pag hindi nila nakuha yun, at yun nga yung sinasabi dito, na halos patayin mo, kumbaga nga eh, kumbaga bigla ka nalang lalayasan, ganun siguro. Siguro, gumagamit ako siguro dahil ito yung personal ko lang ito na opinion. Mga trolls, hindi tayo sigurado. At kumbaga mabase lamang ako kung ano yung sinasabi ng bawat lyrics dito. Dito sa first verse ni Idol Charlie Mac, mga trolls. At yun nga. Pero meron din mga tao kasi na kaya sila nagkakaganon kaya sila lumalapit sa mga tao na maraming pera eh dahil din sa kahirapan ng buhay. Merong ganun eh. Kanya-kanya kasing opinion, mga trolls. At pero dito, lumalabas dito, itong babae na to, itong si Delilah, bandang dulo na sinasabi ni Idol Charlie Mac, siya ay gold digger, mga trolls. Merong mga ganyang babae. Pero hindi po natin nilalahat yan, ha? Ito yung personal ko lang ito na opinion at bumabase ako kung ano yung sinasabi dito sa bawat lines nila dito. At ito na yung chorus, mga trolls, ha? At yun sinasabi dito, why Delilah? Ha, diba? Yun yung mismong, doon sa umpisa na yon, yun yung pinaka-original, diba? Ng yung old school na kalimutan, yung na old school na kanta, mga trolls. At yun, yetras natin ng konti para maging malinaw yung chorus. Why? Huwag mong i-deny yun. Nadala pa yung ago. Hindi yung abichi. Boom, bye. Napakalupit nito. Para sa akin, arilto ko yung ganun. Na kumbaga nga kasi, may mga tao talaga ng ganyan. Na kumbaga nga eh, dati, eh napakahinhin. O kumbaga nga eh, napakatahimik. Babae. Tapos ngayon, parang paglipas ng panahon o ng taon, eh hindi mo akalain yung dating siya. Eh ngayon eh, ganun na pala. Yung nga yung tinutukoy dito na parang sinasabi, na kumbaga nga eh, ngayon, eh hindi ka naman, ngayon eh parang lahat na nakaka-score. Ang ibig niya sabihin doon, mga trobos, malawak yun. Pero para sa akin, ang ibig niya sabihin dito, eh halos lahat na yata ng lalaki, halimbawa dito sa lugar na to, eh nakaka-score na sa'yo, Delilah. Yun yung ibig niya sabihin dito. At kumbaga, pangit pakinggan kung tutusin, lalo na kung palalawakin natin. Pero syempre, mga trobos, merong mga dahilan ang bawat isang tao. At hindi natin alam yun. Pero dito, mga trobos, real talk to. Dahil marami talaga makaka-relate dito, at talaga nang nangyayari to sa realidad ng buwan. Ang lupit nito, ha? Ang lupit nito, mga trolls. Lalo na yung mga batang 90s, siyempre, mga kagaya natin, makaka-relate. Lalo na yung gantong bagsakan ng talbakuta, talaga namang solid to. At pero dito, sino kaya yung nag-chorus nito, ha? Ang lupit. Ang lupit ng nag-chorus dito, mga trolls. Alam mo ba, Delilah? Para kang pusang gala. Di ka na kasi naawat nung ika'y nakawala. Kung san-san nagpuputa, este nagpupunta. Iniwan ang syota nang walang patumanga. At alam na ng madla, ang buhay mo'y madrama. Pero ang saya-saya mo pag ika'y kinakama. At siraan ng siraan, saksi ang sambayanan. Pero nung una dutdutan kayo ng dutdutan. At nang malaunan, sumbatan ng sumbatan. At halos sa mga mukha ninyo'y kayo'y magduraan. Kasi nga diba nga nag-iba ang iyong mga lakaran. Ang dami-daming anda para kang express palawan. Napakalupit nito, mga tropopis, ha? Dito, sinasabi doon, ni Idol Charlie Mac pa rin, eh kumbaga nga mga tropopis, eh kumbaga nga eh lumalabas, eh dito, eh si Delilah ay nakipagbalikan sa kanyang ex. Pero nung nakaraan, ibig sabihin nakaraan, ha? Pero sila ay nagtodo, siraan. Na kumbaga nga, yung nakaraan niyang lalaki, eh nung naghiwalay sila, todo sila siraan. At kumbaga nga, halos lahat na ng tao, eh talaga namang alam yung baho nila parehas. At sinasabi pa dito, halos magduraan sa mga mukha. Kumbaga nga ibig sabihin, eh lumalabas doon mga trolls, lahat na ng baho na nalalaman ni Delilah doon sa kanyang ex, eh sinabi niya. At ganun din yung lalaki na parang kumbaga nagsisiraan nga mga trolls. At dito, para sa akin, ha, pero alam ko na alam nyo na double meaning ko. Pero syempre, nasa sa inyo na yan kung ano isipin nyo.
Para sa akin, double meaning din to. Dahil lalo na kung kayo ay nakakasubaybay sa Tagalog rap o hip-hop sa Pilipinas, lalo na sa mga Donggalo, ha? Donggalo, mga tropa, bitch. Eh, alam nyo yung tinutumpok dito. Pero para sa akin din, mga tropa, malawak kasi masyado to. At syempre, alam nyo naman na sa realidad ng buhay ay nangyayari yung ganito. Dito sa mga bawat lines na sinasabi ng mga kuya natin, ha? Dito ni Idol Charlie Mac, mga tropa, bitch. Pero sobrang lupit nito. Sobrang lupit at sobrang tindi nito, ha? Dahil alam nyo naman, kumbaga nga, ang Donggalo, talaga ng number one yan sa mga double meaning, mga tropa. Pero ito, para nga sa akin, napakalupit nito. Sobrang tindi talaga. Kahit late na tayo, kahit marami na nakapag-reaction nito, dahil talaga namang gustong-gusto ko itong reaction, eh, ginawa pa rin natin. Siyempre, suporta sa mga kuya natin sa Donggalo. At yun nga, mga tropa, na kumbaga nga, ngayon, pagkatapos nyo magsiraan, ha? Pagkatapos nyo magsiraan o talaga namang magdututa ng kung ano-ano pa man, eh, ngayon, bigla kang babalik. O si Delilah ay biglang bumalik. Ha? Bumalik dun sa kanyang nakaraan o dun sa kanyang ex ngayon. Yun yung sinasabi dito. Ang mahirap nito, mga tropa, sa sinabi dun, ha? Double meaning yun. At alam ko na alam mo yan, tropa peace. Na sinasabi, bumalik. Bumalik sa'yo. Pero dalawa na. Dalawa na sila nung kaso di niya alam, dalawa ang bumalik. Kumbaga nga, ibig niya sabihin dun, mga tropa peace, kumbaga nga, si Delilah, e bumalik dun sa kanyang lalaki na nakaraan o yung sa kanyang ex, kaso dalawa na sila. O diba? Ibig sabihin nun, mga tropa, is pwede ha, dahil buntis. Yun ang ibig niya sabihin doon, mga tropa, dalawa na. Hindi alam ng kanyang ex na itong si Delilah, eh nung bumalik, imbis na isa lang, si Delilah lang siya, yun pala ay dalawa na sila. Ibig sabihin, si Delilah ay nagdadalang tao. O buntis na, mga tropa. Nasa sa inyo na yan, kung sino ang iisipin nyo. Pero alam ko na yun ang tumatakbo sa isipan mo, tropa bitch. At automatic yan, pero nakita nyo naman kung gaano kalinis, ha? Gaano kalinis at gaano kaganda ang bawat bigay ng mga kuya natin. Nasa sa inyo na yan kung bibigay nyo ng kulay. Kagaya natin, nasa sa atin na yan. Kanya-kanyang opinion. At dito, para sa akin, real talk yun. Lahat ng sinasabi dito, mula sa first verse hanggang second verse ni Idol Charlie Mac, eh real talk. Nangyayari yan sa totoong buhay o realidad ng buhay, mga tropa bitch. Why, Delilah? Why, Delilah? Unlike before, mainhit ka at hindi hardcore. Pero ngayon, Delilah, lahat ay napaka-score. Paano mo nasisiklura, hindi sabihin ang katotohanan na hindi kanya ang batang dinadala mo sa sinapupunan, yeah. Di ka ba nakukonsensya na hindi siya ang ama kundi yung isa na dati mo kinakasama, tapos ngayon babalik ka, bakit? O diba mga tros, eto na si Idol Jyoti na to. At yun nga sinasabi dito na Idol Jyoti, hindi ka ba nakukonsensya, Delilah, na kumbaga nga hindi mo masabi dyan sa ex mo na yung dinadala mong bata, ha? Yung anak na yung nasa sa iyong sinapupunan eh hindi sa kanya. Dahil sa iyong binalikan na eh, hindi ang kanya. Hindi mo ba nasisipura o hindi ka ba nakukonsensya? O di ba mga tropa, yun nga yung ibig sabihin ko ni Idol Charlie Mac na hindi alam nitong ex o nitong kanyang binalikan o kanyang boyfriend sa ngayon na nung bumalik si Delilah eh dalawa na. Dahil nga buntis na. Yun yung ibig sabihin. At yun nga yung karuktong dito sa third verse ni Idol Jyoti, eh hindi ka ba nakukonsensya, ha, Delilah, na hindi mo sabihin dyan sa iyong asawa o kinakasama sa ngayon na hindi kanya yung naging anak o yung anak mo o anak nyo. O diba? Ayun yun eh. Ayun, na dati mong kinakasama tapos ngayon babalik ka. O diba mga tropa, kumbaga nga lumalabas, eh yung dinadala ni Delilah, eh hindi talaga dun sa kanyang ex. O diba? Hindi dun sa kanyang binalikan. Na kumbaga nga eh, dun sa kanyang dating, dun sa kanyang sinota noon, dahil siguro lumalabas eh, hindi siya kayang panagutan. Ngayon, bumalik siya ngayon, dito sa isang tanga, na kumbaga nga eh, kaya siyang saluhin. O diba? Yun eh, mga tropa, wait. At yun, balik tayo dito. Papasa dahil ba di kanya mapanagutan, kaya sa madaling salita, ginawa ka lang para kusa kaya
sa'yo no choice. Balik ka sa taong alam mo kaya ka pa rin tanggapin. Galing magsinungaling porket kayang-kaya mo lagi siyang tangahin. Pati ba naman buhay ng anak mo, di nadami mo sa game ang piniplay. Ipagdasal mo na lang na huwag siyang matauhan at magbatas pa ng DNA. Sige sa... Yun yun ha, yun yung malupit. Yun yung malupit, pero lahat talaga tayo mapapaisip. Lalo na sa ngayon, di ba, may DNA test na. At kumbaga nga, eh, siyempre, sinasabi pa dito na Idol Jyoti, pati ba naman yung bata ay dinadamay mo sa yung gameplay? Dahil nga sa hindi ka kayang panagutan nung yung kinasama, ngayon babalik ka dun sa tao na alam mo na kaya kang saluhin, na kaya kang, na kayang-kaya mong bilugin ang isip, ngayon pati yung bata ay nadadamay. Ngayon, ha? Kumbaga nga, sinasabi pa dito na Idol Jyoti, eh sana hindi matauhan itong si Tropa Pig, ha? Itong lalaki na binalikan mo, na baka mapaisip, oo, talaga namang gawin niya nila na mas magandang ipa-DNA para wala nang isipin ng mga tao, yung mga nakakalam. O diba, ito, double meaning to. Double meaning to, talaga namang sobrang lupit at sobrang linis. Talaga ng pagkakagawa dito ng mga kuya natin. Pero nasa sa inyo yan, kung sino yung sa palagay nyo, yung pinatatamaan dito. Pero lahat talaga tayo ay makakarelate dito. Dahil alam nyo na talaga namang sa realidad ng buhay ay nangyayari yung ganito. Merong mga tao na sumasalo ng mga anak na hindi naman sa kanila. Na merong mga tao na nanluloko na sinasabing anak mo to, pero ang totoo hindi naman. Diba? May mga tao na ilang taon na, na akala nila ay anak nila, bandang dulo, ha? Bandang dulo, eh sobrang sakit. Malalaman mo yung bata na tinuring mong anak, eh hindi naman. O diba? May nangyayari talagang ganyan. Kaya ito, eh, double meaning ko talaga, mga trowies. Pero syempre, malinis na malinis na eh. Malinis talaga ang gawa talaga dito ng mga kuya natin. Diyan yung malalaman ang mga veteranong tunggato. Diyan yung malalaman. Dahil alam nyo rin naman talaga, mga solid na sumusuporta sa Dunggalo mula noon, eh ang double meaning eh talaga namang lagi yan sa Dunggalo. Eh Kuya Andrew yan, mga trowabies. At yun, sobrang lupit talaga nito. Woo! Celebrate, sige lang habang kapani. Paniwala ka, di lahat ng oras pabor sa'yo, di lahat ng araw ay masaya. Kasi darating siya'y maaalarma, pasabay na din ay yung karma. Unti-unti niya mahahalata habang kayong dalawa ay nasasama. Na ang kanyang muting nilikha habang natagal, habang natanda, maiisip niya nalang bigla-bigla habang nalaki, di niya kamukha. Woo! Yun yung masakit, yun yung masakit. Ako baga sinasabi dito dahil do joke. O sige, hanggang sa ngayon, sige, magsaya ka hanggat medyo, kumbaga, naluloko mo pa siya. O, yun nga, yung baga, kumbaga, hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi ng iba, napapaniwala mo pa siya, magsaya ka hanggat pwede pa. Pero bandang dulo, dadating din yung araw. Yun yung ibig sabihin dito ni Adult Goaty. Kumbaga, yung bata ay lumalaki na. Siyempre, lalaki yan eh. Lalo na kung talagang hindi sa kanya. Mga tros, lalaki talaga. Makikita mo, mahahalata mo mismo yan eh. Sigurado. Na mapapansin niya, dito hindi masakit eh, na may isip niya na lang bigla habang nalaki, eh ibig sabihin nalaki yung bata, eh hindi niya kamukha. Yun yun eh, yun yun mga tropa pits, yun yung masakit na pag dumating yun sa punto na ganun. Na kumbaga nga yun palang sinasabi ng iba na hindi ko pinapaniwalaan, eh totoo pala. Tapos bandang dulo, masakit nito mga tropa pag malaki na, saka mo papa DNA. Tutusin mga tros, kung sa inyo kanya-kanyang opinion na ito para sa akin, halimbawa kung sa akin yun, eh siyempre marami ng mga bulong-bulungan o marami ka na naririnig o para wala na rin doubt ang mga tao, siyempre papa DNA ko na, diba? Para nga naman ngayon kung sino man yun ang husga o hindi, tama man o mali, malalaman ng lahat. Yun nga lang ang masaklap, kung paano yung mga taong nagsasabi na hindi sa'yo, eh tama, yun yung masakit eh. Yun yung alam natin yan, sigurado yan. Yun yung nararamdaman nila. Yun yung nararamdaman sigurado ng lalaki. Na kumbaga nga, hindi niya magawang mapa-DNA. Siguro sa ngayon, ha? Dahil nga natatakot siya na malaman na hindi kanya. Yun yung masakit. Yun yung masakit na katotohanan. Lalo na kung ikaw ay influenced na tao, di ba? Kumbaga kilalang kilala ka. At kumbaga nga, yun nga nangyayari sa inyo, eh putok na putok, o di ba? Tapos ngayon, ipapa-DNA mo, malalaman na hindi kanya, yun yung masakit. Baka malamang sa malamang, eh tatalo na nga siya sa building, mga trolls. Pero nasa sa inyo yan, nasa sa inyo yan. Para sa akin, at alam nyo rin yan, na double meaning ko. At kung sino man yung mga tinatamaan, eh pwede namang umaray.
pwede na lang pumikit sa sakit, di ba? Pero ito, mga trolls, doon nangyayari talaga yan sa realidad ng buhay. At doon talaga napakalupit ang donggalo. Double meaning, sobrang linis nang bigay dito ni Idol Jote at ni Kuya Charlie Mac. Sobrang lupit ito talaga, mga trolls. No doubt doon. Sobrang lakas. At syempre, alam naman natin na mag-iiyakan na sila. Iiyak na yan sigurado. Pero kakalam po sa comment section ng Salbakuta dito sa mismong kanta na to, eh, sobrang linis. Nakakapagtaka. Ha? Nakakapagtaka na wala yatang mga basher o wala yung mga fans nila. Pero malamang sa malamang, deep inside, alam nila yun na para to sa kanila. At kayo nang bahala, mga trolls. At yun, diretso tayo dito. Hindi pa kasi tapos. Sobrang lupit ito at sobrang bangis. Sabihin nyo mang hindi, eh, kalokohan yan. Sobrang linis pati pagkakagawa dito ng kuya nating Salbakuta. At dito mga trolls, siyempre marami makakarelate dito. Dahil siyempre, yung gantong galawan, hiram naman natin ang mga old school, diba? Yung bagsakan. Pero dito, yung mismong nilalaman ng kanta, eh talaga namang alam naman natin na nangyayari sa realidad ng buhay. Maraming makakarelate dito. Marami kasing babae na totoong ganyan. Pero hindi natin nilalahat. Dahil hindi naman talaga lahat. Pero marami rin mga tropa. Aminin nyo man o hindi, masakit man pakinggan pag sinabi o kumbaga pakiramdam nyo ay nahusga ng mga babae. Pero hindi mga tropa. Kasi nangyayari talaga yung sa real. Hindi natin masisisi. Dahil nga nangyayari talaga sa realidad. Ulit-ulitin ko. Dahil ito, sabihin nyo mang hindi. Sabihin nyo mang magmalinis kayo. Pero maraming kwento na nangyayari talagang ganito. Yun mga trolls, para sa akin sobrang lakas ito, sobrang lupit, no bias. Kahit sabihin nyo hindi ako makadunggalo, alam nyo sa sarili nyo, pag pinakinggan nyo to, sobrang linis ng pagkakagawa nila at sobrang tinte. At kung sino man yung tamaan dito, malamang iiyak o mapapapikit sa sakit. At yun mga trolls, sobrang salamat syempre sa mga kuya natin sa Salbakuta sa pagkakataon na makapag-reaction video ko sa inyo mga kuya kahit late na. Sobrang salamat po mga kuya kong malulupit at mababangis. At yun mga tropa feeds, kung nagustuhan nyo itong reaction video ko na to, eh wag nyo sana kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-share nyo na rin kung nagustuhan nyo man o hindi itong reaction video ko na to. Okay lang yan mga tropa feeds kung malulupit. Pero sana ha, mag-ingat kayo palagi kung nasaan man kayo lupalop ng Pilipinas o ng mundo o sa iba't ibang bansa. Ingat kayo palagi dahil alam nyo naman na mayroong coronavirus na nagkalat. Ha, mga trolls. Kaya ingat tayo palagi. Sobrang salamat sa mga lagi nakasubaybay at naghihintay sa akin. At yun, mga tropa bitch, peace! I'm out. Basta wag iskip ang adob mong iskip. Gusto kong magpasalamat. Thanks, 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 thanks.